Casimero muling binanatan ang mga kalaban. Tumigil na kayo sa pagbaboxing. Mukhang ito ang isang dahilan kaya natalo si Donny Nietes kay Ioka Kasuto. Nakuyari, itong at pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, pakisubscribe po ng channel ko. Huwag nyo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong una sa balita. Babae na laban ang aasahan, balita sa mga pambato na isasalang, pasabog na video, lahat yan nandito. Ninyo Cruz TV ang iyong paborito. Pag-usapan nga po natin mga kaboxing sa pagkapanalo nga po ni Kasuto Ioka ay madaming lumabas na espekulasyon dahil umano sa gloves na hawak ni Donny Nietes na mas malaki nga daw ito. Pero dito nga po sa video na ito ay bigyan natin ng linaw. Una sa galaw ni Nietes, dito ay maganda naman pero alam ko napansin nyo na pailan-ilan lang ang mga bato nitong suntok. Compare nga po sa hapon na madaming magbitaw, hindi po ako against kay Nietes. Siyempre sa Pinoy tayo, pero pinag-uusapan natin ang mga posible na nangyari kung bakit nga natalo itong si Donny Nietes kay Ioka. Pangalawa nga po, sa age nga po ng ating kababayan ay medyo naka-apekto nga po ito. Hindi tulad noong una nilang pag-aharap ay nabakanti nga po ng matagal si Nietes. Pangalawang laban nga lang niya ito mula nung pumasok ang pandemic, hindi tulad ng hapon na talagang active po ito. At isa pa sa gloves na gamit ni Nietes ay mas malaki daw ito. Pero kung tititigan yung mabuti ay parehas nga lang po ito. Wala pang gulangan sa nangyari kundi talagang hindi po masyadong nagbitaw ng madaming suntok si Donny Nietes. Dahil sa scorecard nga po ay umiscore nga po ito ng 110 to 118, 108 to 120, 111 to 117. Favor of Kasuto Ioka, win by a unanimous decision. Pero hindi ibig sabihin na sunod-sunod ang talo ng mga Pinoy boxer natin ay tapos na ang era. Isang pagsubok nga lang ito, sa susunod na lalaban muli ang mga boksingero natin ay tsak babawi tayo. Muli, congratulations sa'yo, Donny Nietes. Bounce back! At sa kabilang dako naman tayo mga kaboxing, ayon nga po kay Quadro Alas na malapit na nga daw itong magbalik, wala naman nabanggit na petsa. At dagdag pa nga po nito na lahat daw ng kalaban niya ay huwag matakot sa kanya. Tumigil na nga lang daw sa pagbaboxing, wala na daw siyang makakalaban dahil sa kanila. Ito nga po at pakinggan natin, courtesy nga po pala kay Quadro Alas TV Vlog. Please subscribe po ng channel niya. Mainit! Huwag kayong mainit, malapit na. Malapit na ang pagbabalik angas ng Pinas. At lahat ng kalaban ko, shout out sa inyo. Huwag kayong matakot. Tumigil na lang kayo sa pagbuboxing. Wala na akong kalaban. Wala na akong kalaban dahil sa inyo. Takot kayo lagi. Lagi ko kasi, lagi kasi ako naglalag sa mga training ko. At yun. Sa training pa lang eh. Nakakatakot na talaga guys kung mapanood nyo lahat ng mga training ko putik. Yung mga taong nanonood na mapapapa magpapapaganon mapapawaw sila guys kasi sobrang lakas tapos ngayon dami. At syempre shoutout nga po muli sa mga boxing fans dyan, marami pong salamat sa pagsuporta. Dito na lang ang aking boxing news report. Babu!